Sitayo na po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang nakakaalam ng pagkauhaw ng ating mga puso at kalooban. Siya ang kasagutan sa ating mga dasal. Kaya nga't upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkalo mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapagmamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inuutos niya ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya
at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas sa taga-Galilea noong panahon na nagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpapunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasanla at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay. Salita ng may kapang na pagkain kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol at kasama ng kanyang mga alagad at naupo doon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang napakaraming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao gayunin ang ginawa niya sa mga isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit na ang mga tao at pilit siyang kukunin bilang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka na amin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat tayo'y mahal ng Diyos at niloob niya, lalo na sa araw na ito, Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon sa ating mahal na Panginoon, at dinala niya rito tayo upang tayo'y makapag-alay ng ating mga puso at panalangin sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. 50 taon, 50 araw tayong gugunita, magpapasalamat dahil muling nabuhay ang Panginoon. Kaya nga napansin nyo nung Kuwaresma, nung tayo'y nagtitika, medyo malungkot, hindi natin masabi yung Alleluia. Sapagkat ang ibig sabihin ng Alleluia, purihin ang Panginoon. At tunay lang nating masasabi ito sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga sabihin nga natin,
Aleluya! Parang hindi muling pagkabuhay, no? Parang Biyernes Santo pa rin, no? Muling nabuhay na ang Panginoon. Parinig natin kay Jesus Nazareno ang ating sigla at buhay. Aleluya! Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin muli si Jesus Nazareno na muling nabuhay. Napakahalaga, sabi ko nga, nais kong kunin ang konteksto ng ating aral sa Ebanghelyo ngayon sa muling pagkabuhay. Sapagkat alam na natin ang kwentong ito na nagpakain si Jesus ng maraming tao, pinadami niya yung tinapay at isda. Ngunit, gaya ng sabi ko, nais kong pagnilayan natin ito sa konteksto ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa unang pagbasa, sinabi sa atin nung nagtatalo yung mga Hudyo kung anong gagawin sa mga unang Kristiyano, may sinabi daw si Gamaliel. Sabi ni Gamaliel, huwag na natin masyadong ubusin yung oras natin dito sa mga disipulo ni Jesus Nazareno na yan. Kasi namomorblema sila sa unang simbahan. Akala nila, nung pinatay nila si Jesus, tapos na ang lahat. Pero meron pa rin mga alagad na pinamumunuan ni Pedro. Kaya nagtatalo sila. Anong gagawin natin sa mga Kristiyanong ito? At anong sabi ni Gamaliel? Huwag na natin masyadong pag-aksayahan ng panahon ang mga taong yan. Sapagkat kung hindi yan galing sa Diyos, kahit wala tayong ginagawa, matatapos din ang mga yan. Kung gawa-gawa lang yan ng tao, mauubos din yan. Magsasawa din yan. Pero sabi ni Gamaliel, pero kung galing yan sa Diyos, kahit anong gawin natin, paglipol, paghinto at pagsupil, wala tayong magagawa. Magpapatuloy at magpapatuloy iyan. Marunong na tao si Gamaliel. Tama ang kanyang sinabi. Sapagkat kung yan ay galing sa Diyos, ano man ang mangyari, nandyan at nandyan yan. At napatunayan natin ito, mga kapatid, sa loob ng 2,000 taon, ilang beses na sa kasaysayan, marami ang nagtangka, supilin ang simbahang sinimulan ni Jesus Nazareno. Ilang beses nang pinagbantaan ng simbahan at sinabing matatapos din ito, masusupil din ito, mawawala din ito, mamamatay din ang lahat ng mga ito. Ilang hari, ilang presidente, ilang general, ilang mga diktador na ang nagpapatay sa mga Kristiyano, ang pilit na ihinto ang sinimulan ni Jesus Nazareno. Pero magpahanggang ngayon, nasa na sila? Wala na silang lahat. Pero ang sinimulan ni Jesus Nazareno, 2,000 taon na hanggang ngayon, nakatindig pa rin ang simbahan. Nandito pa rin ang pananampalatayang sinimulan ni Jesus Nazareno. At higit sa lahat, narito pa rin tayo. At mawala man tayo rito, sa mga susunod pang henerasyon, babalik at babalik dito, lalo na tuwing araw ng Quiapo, ang mga deboto at alagad ni Jesus Nazareno, sapagkat ang sinimulan niya, ipinakita niya sa atin, galing sa Diyos. Walang makapipigil pag ito'y galing sa Diyos. Kaya nga tayo'y nagdiriwang ng muling pagkabuhay sapagkat minsan pa'y pinatunayan ni Jesus Nazareno,
walang makapipigil sa kanyang kapangyarihan. Walang makahihinto sa kanyang kapangyarihan sapagkat siya ang anak ng Diyos. Siya ay muling nabuhay. Palakpakan natin uli si Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Huwag nating isipin na, opo, minsan nadedehado tayo. Minsan nagkukulang tayo. Natitiyak ko merong nagsisimba ditong may sakit. O pinagdarasal nyo ngayon yung asawa nyo, anak nyo na may sakit. Merong malapit sa buhay natin ngayon na binigyan na ng taning ang buhay. Meron sa atin ngayon, ilang beses ka nang nag-a-apply, hindi ka pa rin matanggap-tanggap sa trabaho. Meron sa atin ngayon, nanganganib ng maghiwalay ang mag-asawa o lumayas ang iyong anak at pinagdarasal mong umuwi na siya. Marami sa atin ngayon, bigat na sa mga pagsubok sa buhay. Bigat na sa mga krus sa buhay. Marami sa atin ngayon, biktima ng chismis, inaaway, ayaw patawarin, ayaw pauwiin, ayaw tanggapin. Kaya nga siguro, nandito tayo ngayon, wala na tayong mapuntahang iba pa sapagkat alam natin, ang tanging makasasagot lang nang hinahanap natin sa buhay, ang tanging may kapangyarihan lang na makatutugon sa atin ay si Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, sana po kaya tayo nandito sapagkat alam din natin sa kanyang muling pagkabuhay, hindi lang ang pagkagutom ng ating tiyan, hindi lang ang kakulangan ng ating bulsa, hindi lang ang pangangailangan ng ating panglupang sukatan. Bagkus, higit sa lahat, narito tayo sapagkat alam natin kaligtasan, buhay na walang hanggan, ang binibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga narinig niyo sa Ebanghelyo, nung gagawin na siyang hari ng mga tao, kasi nagpakain siya ng maraming tinapay, napansin niyo po ang ginawa ni Jesus Nazareno? Umalis siya. Nag-walk out. Gusto niyo bang mag-walk out si Jesus Nazareno? Gusto niyo bang umalis siya rito sa ating piling? Natitiyak ko walang may gusto nun. Pero bakit daw yung ginawa ni Jesus Nazareno? Sapagkat gusto niyang maunawaan ng mga tao, wag lang kayo sa tinapay. Wag lang sa lamang tiyan. Hindi ako namatay sa krus para magbigay lang ng tinapay sa inyo. Hindi ako namatay sa krus para bigyan lang kayo ng pera. Hindi ako namatay sa krus para bigyan lang kayo ng trabaho at makapag-abroad kayo. Mas malaki pa ang biyayang gustong ibigay sa atin ni Jesus Nazareno. At ito'y walang iba kundi kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kaya nga siya nabuhay na mag-uli. Kasi gusto niya tayo ring lahat mabuhay na mag-uli. Kaya mga kapatid, ito yung mas asamin natin higit sa lahat. Kaya nga, sabi sa Salmo Responsorio, ang tangi aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tangi kong minimithi, makapiling ang Diyos. Sana po mga kapatid, lahat tayo dito nasa Quiapo ngayon, kaya tayo nagdedebosyon, ang pinakamalalim nating pagkagutom, ang pinakamalalim nating dasal, hindi lang yung gumaling, hindi lang yung magkapera, hindi lang yung mag-abroad. Opo, idasal natin yun. Pero sa bandang huli,
Kung gusto nating manatili si Jesus Nazareno sa piling natin, sabihin natin sa Kanya sa ating puso, kayo po ang hinahanap ko, hindi yung hinihingi ko. Kayo po ang gusto kong makapiling. Sapagkat Jesus Nazareno, may sakit man ako wala, meron man ako ngayon o wala sa buhay, masaya man ako malungkot, wala lahat yan, sapagkat ang pinakamahalaga, makapiling kita. Sapagkat kung kapiling kita, anuman ang mangyari, hindi ako maglalaho, hindi ako matatalo, hindi ako malulumbay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, tingnan natin ang mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bagamat siya'y nagbubuhat ng krus, mukha siyang nagdurusa, alam natin muli siyang nabuhay para sa atin. Kaya magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay upang kami din ay mabuhay ng walang hanggan. Muli kang nabuhay upang ipaalala sa amin ang tunay na tagumpay, ang tunay na biyaya ay ang kaligtasang inaalok mo. Narito po kami, iyong mga kapatid, mga deboto at mga alagad. Marami po kaming pangangailangan. Marami po kaming dinadasal. Kagalingan, paghihilom ng ugnayan, pagkakabati ng pamilya, maayos na kabuhayan, panatag na kalooban, dinggin niyo pong aming dasal. Ngunit higit sa lahat, huwag sana naming makaligtaan na ang tunay naming ligaya ay ang makapiling ka magpakailanman. Ilayo niyo po kami sa lahat ng kasalanan at kasamaan. Itakwil namin ang gawang masama, ang lahat ng hadlang sa buhay na walang hanggan. Sapagkat mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming biyaya, ikaw ang aming ligaya, ikaw ang aming kaligtasan. Aleluya! Purihin ka, pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa himala ng pagkapakain ng 5,000, ipakita sa atin ng Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Sa bawat tugon ng ating sagot, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ng mga taong nagugutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, linggin mo ang panalangin ng iyong bayang natitipon
upang mag-alay at tanggapin ang handog ng walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabuhay nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang Jesus Nazareno, ala ka tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hihirap. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay amin. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, buksan natin ang ating puso. Hilingin natin ang kaligtasan, ang kabutihang nais ipagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo'n din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kapag kami nagiging makasarili, kapag ang aming inaasam lamang ay makalupang biyaya, kapag hindi kami tumatalikod sa kasalanan at hindi namin inaasam ang iyong kaligtasan, linisin niyo po kami, Panginoon.
Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno. Muli siyang nabuhay para sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat.
nais ng biyaya, maging pagkain namin at inumin ang tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at lahat ng mga pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magbahagi at magmalasakit sa ating kapwa. At kung inyo pong mamarapatin, maglalambing lang po ako bilang inyong kura at ama dito sa Quiapo na ngayong araw ng Biyernes, araw ng debosyon, pagdasal niyo po ako at ang mga kapatid kong pare. Para sa kaalaman niyo po, kahapon po ay nagdiwang po ako ng aking 51st birthday. Kaya pagdasal niyo po ako, sana po yung bawat palakpak na yan ay isang dasal para sa akin po at sa aking mga kapatid na pari dito sa Quiapo, na sana kami po ay magkaisa, magtulungan, at lalong maging malakas, lalong maging banal para kami makapaglingkod sa inyo at lalo naming maihatid
si Jesus Nazareno. Dahil lahat tayo rito, kaya tayo nandito, uhaw na uhaw, gutom na gutom tayo sa biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin. Kaya salamat po sa loob ng halos 7 buwan na nandito po ako sa Quiapo, ay naparamdam niyo po sa akin ang inyong pong mainit na pagtanggap at pagmamalasakit. Kaya patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Tandaan po natin, muling nabuhay si Jesus Nazareno upang ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Ang makapiling siya magpakailanman ang tunay nating ligaya at kagalakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumain. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang biyaya ni Jesus Nazareno muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.